Sa pagpapatuloy ng aking pagpunta sa mga sementeryo kung saan ay nakahimlay ang mga sikat na artista, dating presidente, mga politiko, mga atleta at mga kilalang personalidad, ay muli akong nagbalik sa Manila South Cemetery kung saan matatagpuan ang himlayan ng dating mayor ng lungsod ng Maynila na si Ramon Bagatsing. Ating balikan ang kanyang naging buhay noon at ang kanyang naging karera sa politika bilang mayor at kongresista ng Maynila. Pero bago ang lahat, kung hilig mo ang mga video katulad nito, ay huwag kalimutang mag-subscribe, comment, like, and share. Si Ramon de la Raga Bagatsing ay pinanganak noong August 19, 1916 sa lalawigan ng Sagay sa Negros Occidental. Siya ay anak ng mag-asawang Amado Bagatsing na isang emigrante mula Punjabi sa India at Dionisia de la Raga na mula naman sa Negros. Bata pa lamang siya ay nagtrabaho na siya bilang konduktor ng bus at security guard upang masuportahan ang kanyang pag-aaral. Dahil sa hirap ng buhay nila sa probinsya, ay napagdesisyonan ni Bagatsing na lumuwas ng Maynila. Si Ramon Bagatsing ay kinasal sa unang asawa nito na si Corazon Cabigo Belmonte noong 1939. Ngunit nang ito ay pumanaw ay muli siya nagpakasal sa pangalawa niyang asawa na si Juanita Humbria Sevilla noong 1944. Ang kanyang mga anak ay pawang mga politiko rin at artista at ang mga apo na mga artista rin. Si Valentino Bagatsing ay pinuno ng International Finance Company sa Nepal. Ang dalawa pang anak na lalaki na sila Amado at Ramon Jr. ay parehong naging kongresista ng ikalima at ikaapat na distrito ng Maynila. Si Ramon Jr. ay isa ring aktor. Si Ramon Bagatsing ay lolo ng mga sikat na aktor na sila Raymond Bagatsing, RK Bagatsing at Monena Bagatsing. Taong 1941 nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, siya ay pumasok sa USAFE o United States Army Forces in the Far East upang lumaban sa mga Hapones. Nagsimula siya sa ranggong First Sergeant noong 1941 hanggang 1943, na-promote bilang First Lieutenant noong 1945 at Major noong 1946. Siya ay nakaligtas sa Bataan Death March dahil nagawa niyang makatakas sa mga sundalong Hapon. Dahil sa kanyang serbisyo noong digmaan, siya ay binigyan ng napakaraming parangal. Nang matapos ang digmaan ay ipinagpatuloy niya kanyang pag-aaral habang nagtatrabaho bilang driver ng isang kumpanya mula 1947 hanggang 1957. Dahil sa sipag at dedikasyon, siya ay naging public relations at personal manager ng kumpanya. Nakapagtapos ng pag-aaral si Ramon Bagatsing at pumasa sa bar examination at siya ay naging isang abogado. Nagumpisa ang kanyang karera sa politika noong 1957 election kung saan nahikayat siya ng kanyang kababayan at Speaker of the House of Representatives na si Jose Yulo na kumandidato bilang congressman sa ikatlong distrito ng Maynila. Siya ay nailoklok na kongresista at chairman ng House Veterans Committee. Muli siyang nahalal noong 1961 para sa kanyang ikalawang termino. Sa dalawang termino niya bilang kongresista ay napakaraming batas ang kanyang naipanukala katulad ng Philippine Veterans Act, the National Stud Farm Law kung saan nilikha ang Bureau of Immigration, Integrated Bar of the Philippines at marami pang iba. Pagkatapos ng kanyang dalawang termino ay naging miyembro siya ng gabinete ni dating Presidente Ferdinand Marcos. Hinawakan niya ang PARGO o Presidential Agency of Reforms and Government Operations. Taong 1969 ay muli siyang kumandidatong kongresista ng Maynila at muling nagwagi para sa kanyang ikatlong termino. Si Ramon Bagatsing ay consistent na nabibigyan ng parangal sa kanyang tatlong termino bilang kongresista. Siya ay pinarangal ang 10 Most Outstanding Congressman at the 10 Most Useful Legislators of the Republic. Si Ramon Bagatsing ay ang isa sa nakaligtas sa Plaza Miranda bombing noong August 21, 1971 na nooy kinokonsiderang pinakamadugong political massacre sa kasaysayan ng bansa.
Siya mang namatay at halos 100 ang sugatan kabilang siya. Isa rin siya sa naging kritikal ang buhay na halos ikamatay nila kasama sila Jovito Salonga at Sergio Osmeña Jr. 3 buwan na ospital si Ramon Bagatsing na dumaan sa iba't ibang klase ng operasyon dahil sa matinding pinsala na inabot sa pagsabog. Taong 1971 local elections ay kumandidato siyang mayor ng Maynila at tinalo ang kalabang si Antonio Villegas. Sa kanyang termino ay nagpamahagi siya ng mga titulo ng lupa sa mga Manileño na walang sariling lupa. Nagtaguyo din siya ng mga kooperatiba na nagbibigay kabuhayan at pinansyal na tulong sa mga mahihirap. Nakapagpatayo rin siya ng mga eskwelahan, mga ospital, health centers, public markets, mga kalsada at mga parke at pagtatanim ng mga puno sa buong Maynila. Nanatiling mayor ng Maynila si Bagatsing sa buong martial law na walang bahid ng dungis ang kanyang pangalan at panunungkulan. Siya rin ang kauna-unahang opisyal ng gobyerno na bumaba sa pwesto upang magbigay daan sa ibang nais na maging mayor ng Maynila noong 1986. Si Ramon Bagatsing ay marami ring mga charity at civic works ang ginawa katulad ng pagiging chairman ng Philippine Red Cross, pagtatatag ng scholarship program na Ramon D. Bagatsing Scholarship Foundation, Mahavir Foundation kung saan tinutulungan ng organisasyon na ito ang mga taong naputulan ng paa at kamay. Kilala rin si Bagatsing na mahilig sa kabayo. Sa katunayan ay binuhay niya ang Grand Copa de Manila. Taon-taon pagkatapos na siya ay pumanaw ay ginaganap ang Ramon D. Bagatsing Memorial Cup bilang pagbibigay pugay sa kanya. Ang hindi makakalimutang taglay na kabutihan ni Ramon Bagatsing ay ang pagbibigay ng kanyang lupain sa Alabang upang dugtungan ng San Beda College sa Muntinlupa. Ang pagpapasimuno ng mga aktibidad tuwing mahal na araw sa Sampaloc katulad ng prosesyon at pagkarga ng krus. At ang pangangaral sa mga bilanggo sa Manila City Jail tuwing kanyang kaarawan at pagkatapos sa isang malaking kainan at pamimigay ng mga damit at iba pang pangangailangan ng mga preso. Umaga ng February 14, 2006, si Ramon Bagatsing ay pumanaw habang natutulog dahil sa atake sa puso. Siya ay 89 na taong gulang. Kahit pumanaw na si Ramon Bagatsing ay makikita pa rin ang kanyang pangalan sa mundo ng politika dahil ang kanyang mga anak at mga apo ay mga nagwagi sa iba't ibang posisyon mula kongresista hanggang konsehal, hindi lamang sa Maynila kundi maging sa Pasay at sa Muntinlupa. Bilang pag-alaala sa kanya bilang mayor ng Maynila ay nagdaos ang kanyang pamilya ng Mayor Ramon D. Bagatsing Racing Festival noong 2009. Ito ay idinao sa San Lazaro Business Park sa Carmona, Cavite. Si Ramon Bagatsing niyata ang alam natin na politiko na napakalinis ng pangalan, walang bahid ng korupsyon at katiwalian. Pinaganda ang Maynila at inangat ang kabuhayan ng mga Manileño. Natatanging tao na walang ibang inisip kundi ang kapakanan ng mga mahihirap. Kung kaya naman minahal at nirespeto ng mga tao, lalo na ng mga Manileño. Palagian lamang umantabay dahil marami pa tayong pupuntahang mga sementeryo kung saan nakahimlay ang mga kilalang personalidad katulad sa Loyola Memorial Park, Manila Memorial Park, Manila North at South Cemetery at marami pang iba. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. See you on the next video. God bless.